tayo sa aking backyard chicken. Ito po ay Rhode Island, yung mga itlog na ito. Ito po yung kanilang kwan, kulungan. Nandito lang po ito sa likod ng aking bahay. Ito sila. So, kanilang umaga, nalagyan po ng pinatawag nila na mulberry. Ito yung Madre de Agua, tawagin. Tapos ito naman sa likod, yan siya, yan puno na yan. Yan po yung dito. Meron po tayong anim na pito na nga po pala, pitong itlog. Ito araw-araw na ho ito yung itlog. Paras-parehas naman ho ito. Ito ang tinatawag nila na Rhode Island chicken. Marami ito sila dati. Bali, lima-lima sana ito dati. Limang babae, isang lalaki. O dahil sa pagdaan ng bagyong malakas dito sa amin, nabawasan sa sobrang lamig. Yan, tatlo na lang yung dito. At doon naman sa kabila, naroon lang hong dalawa yan sila. Yan yung ating isang tandang. Yan. Ito po yung ating pinakamalaking tandang. May edad-edad na rin ito, parang nasa 1 year na rin ata ito. So, puntahan ko natin yung kabila. Bali, dalawa lang po ito. Ito sana, kung nagkandabuhay yung mga ano nila, yung mga anak na karaang bago magdating ang bagyo, na rin, nailipit ko na rin yung siguro sa baryo ito. Bagyo kasi eh. Nalutot na rin sana siguro. Kaya lang, maliban sa perwisyo tayo ng bagyo, yung mga itlog nila na naka-incubator, hindi na napisa. Kasi nga, halos wala nang kurinti na dumaloy dito sa amin. Tawad na yun sa kabila. Ito yung isa na dito naglilimlim yung nagigitlog. Ito naman sa ganito, nitibo yan siya. Yan. Bago pa lang nagiging itlog yan. Nitibo yan siya. Pag malapit na po yan siya maglimlim, yan naman po ang ating pinapalitan ng itlog ng ating mga Rhode Island. So, ito, kung hindi nagkanamatay ang mga kasama nito, ito yung mga kasabay-sabay niya. Itong tandang na ito. At saka yung isang babae na yun. Ito po. Ito, yan siya, dumalaga pa lang. Ito. Ito sa, yan. Ito, yan, ito naman. Hindi may edad na ito eh. Mag-asang taon na rin. Yan siya, yan, dumalaga pa lang yan siya. Ito, yan yung mga kasabay-sabay niya. Marami-rami rin sana yan sila, kaya lang nagkasakit yung iba. Tapos, naman namatay na sa lamig dahil sa bagyo. So ito, meron na ditong tatlong itlog. Ito kahapon, hindi siguro nakuha ng mga bata. Ito, medyo okay na rin. Talagang malaki na rin siya. Ito yung itlog ng dumalaga. Kumpara mo dito sa isa, medyo
maliit. So, yan, ito yung itlog na ito sa dumalaga po ito, o sa inahin. Yun, ito naman o yung sa dumalaga. One pa lang yan siya, parang one month pa lang nanging itlog. Ito yung mga itlog nyo. Niwalay ko sila kasi itong isa pinapalo naman ang dami ng malaki, so pwede rin sana siguro sila mag ano kung mag-iisang tulungan lang dahil lang hindi sila sabay na lumaki. Kawawa naman ito, itong tandang natin na ito, kung kawabayaan lang natin na magsama sila doon bago maghapon siguro, baka patay na rin kasi matapang din kahit paano. So ito, ito nung una kumakain sila nito eh, yun ang ngayon wala na. Ito ang tawag dito sa amin ay blackberry. Uy, paghagis na pala ito ng palay. Yung mga itlog na ito, yung itlog na nandyan, yan sa pupara na yan, mamaya na lang siguro natin kukunin sa pagpakain ng hapon. Ang ano pa lang eh, mga alas 3 pa lang. O yan siya. Dati, ang nakasalang dito, mga sasabungin. Eh dahil nga nagkaroon ng pandemya, at kaya naisipan kong mag-alaga nito. Araw-araw sa loob siguro na isang linggo, sobra isang egg tree rin ho kami. Pero ayos na rin. Kahit papano, may pasimula yung iniwan ni Udit, may natira pa rin sa bagyo. Papasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Kahit papano, kahit dumaan yung matinding bagyo dito sa amin, tinirahan niya pa rin ang buhay. Nung huling namatay dito sa akin, nabasagan ng itlog. Sobrang laki kasi yung itlog nito, nagiging minsan may pagkakataon na nagdadalawa. Ang igyok, ang tawag nila, igyok ba yun? Yun, nagdadalawa sila sa isang itlog. Tulad nito, ito, napakalaki. Ito, kumpara dito sa isa. Ito. Ang layo ng pinagayon. Laki oh. Dito may posibilidad na dalawang igyok ito. Yung malaki na ito. Dalawa ang dilaw. Pero isang itlog lang. Yan ang kinaibahan. Yan siya. So maraming salamat. Hanggang dito na lang po. Siya nga pala. Shout out mo pala kay Papi Megs Remix ng PPC, kumakain ng sili pala yan. At kay Tangay ng Busuanga, Tangay TV. Shoutout nga pala kaibigan. Salamat sa pag-subscribe. So sa lahat na nag-subscribe, maraming maraming salamat. Ma-update ko na lang po ulit kayo sa susunod kong vlog. Kay Daloyong TV, maraming salamat. Unti-unti nang medyo okay na rin. Kaya ano naman kay kaibigang ano bang channel niya? Kalimutan ko na tuloy.
saksak si Nagol. Nag-upload na ko siya kanina yung ano, i-share ko nga sa aking Facebook yung bagyo. Tungkol po yun sa ulit. Paraan kasi napakalaking budiga yun. Giniba lang talaga. Pero okay lang. Mahalaga, binuhay kami. Walang bawas. Ang buhat pamilya sa amin. Oh, maraming salamat pa rin kahit paano medyo dumaan sa matinding pagsubok. Sige lang, habang buhay may pag-asa. Ganyan lang talaga. Kailangan eh. Panibagong tiyaga na naman. Oh, yung bangka ko, okay na rin yun. Medyo pili ko nang ibiyahe. Kaya lang ngayon, medyo malakas ang amihan. Oh, siguro pagtigil-tigil na lang ng amihan na ito, medyo masyado kasi yung hangin. Baka mapasama pa tayo. Dito muna tayo, focus muna siguro sa ibang mga gawain sa araw-araw. Kaya hanggang dito na lang ako muna. Maraming salamat sa inyong panonood. Tingnan ko pa yung lahat.